Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin ngayon. Lalong higit yung mga may karamdaman na humihiling ng mga kagalingan sa oras na ito. Sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na misa, pagsisihan ang lahat ng nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag na ang Panginoong nabuhay ay nananaig sa lahat upang kami nakatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla ng mga bigay niyang lingid sa aming mata. Ngayon siya ay namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuring ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginooy naghahari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan.
Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin niya'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa nung una. Bago pa ang ano paman, likas ikay naroon na. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig, at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro, pa naman kayo sa Israel ay hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatototohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo paniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sasabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Palakpakan muna natin at purihin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Muli po sa inyong lahat. Welcome dito sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. At nawa sa ating panalangin, lahat na naririto, dinggi ni Padre Pio ang bawat panalangin ng bawat isa, lalong higit yung mga may special na kahilingan at yung mga humihiling ng kagalingan sa mga matagal na nilang karamdaman. Naway baunin ninyo ang pagpapala at biyaya ni Padre Pio pag alis ninyo sa pambansang Dambanang ito.
Ngayon ang ating mabuting balita ay kadugtong pa rin ng conversation ni Nicodemo at ng ating Panginoong Jesus tungkol sa sakramento pa rin ng binyag. Kaya pansinin nyo ilang bagay ang mga misteryong mahalaga. Kahapon binabanggit dito ang misteryo ng simbolo ng tubig. Ngayon, dito yung binabanggit yung misteryong kailangang ipanganak na muli. At ganun din ang misteryo ng Espiritu Santo. At binanggit din sa bandang huli yung sinasabi ni Jesus na kung noong panahong yon sa lumang tipan, itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, ngayon naman kailangan ang anak ng tao ang itaas upang ang bawat maniwala, manampalataya kay Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang mga bagay na binanggit ni Jesus kay Nicodemo. Ano ang mga yan? Yan ang mga yan ang mga misteryo para ikaw ay makapasok at mapabilang sa kaharian ng Diyos. Misteryo, simbolo ng tubig. Yan ang binyag, no? Ang Espiritu Santo. Yan ang mga bagay na binabanggit niya kay Nicodemo. Sapagkat, para kay Nicodemo, doon sa lumang tipan, no? Para ikaw ay mapabilang sa angkan ni Abraham, kailangan mo ang binyag ng tuli, no? Kailangan mong magpatuli. Pero ngayon, sa panahon ni Jesus, sa bagong tipan, ang kailangan ay ito, ang ipanganak ang muli sa tubig at Espiritu Santo. Yan na ang magiging gateway mo para sa pintuan ng langit. No? Kailangan mong magpabinyag para makapasok ka sa buhay na walang hanggan. Iba na ang daladala ngayon ni Jesus. At dito din, binanggit nga ni Jesus noon sa lumang tipan nung panahon ni Moises, dahil sa katigasan at pagiging makasalanan ng mga Hudiyo, ang Diyos ay nagpadala ng ahas. At marami ang natuklaw at namatay. Si Moises ay dumalangin sa Diyos na huwag puksain ang kanyang bayang pinili. Kaya ang ginawa ng Diyos, sabi niya, gumawa ka ng isang tiking at maglagay ka ng ahas na tanso. Ang sino mang tumingin diyan na natuklaw ng ahas, hindi mamamatay. Yan ay sa lumang tipan. Ngayon, sa bagong tipan, pagdating ni Jesus, sabi niya, ang sino man dati ay tikin na may ahas na tanso, ngayon ang sino man na maniwala kay Jesus na ipinako sa krus at manampalataya dyan, hindi ka lang basta mabubuhay, magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Sabihin, maliligtas ang iyong kaluluwa. Sa Diyos ang punta mo pag naniwala ka at nanampalataya. Kaya, mga minamahal na mga kapatid, ngayong panahong ito ng Pasko ng Pagkabuhay, tayo'y pumasok na sa isang malalim-lalim na uri ng pananampalataya. Sapagkat, nung panahon ng Kwaresma, tayo'y nagbalik loob sa Diyos. Napakadami ng ating ginawa. Tayo'y nagkawang gawa. Tayo'y nangumpisal. Tayo'y nagbalik loob sa Panginoong Diyos. No? Tayo'y nagdasal, nagpilgrimage. No? Marami tayong ginawa para tayo mapatawad ng Diyos. Ngayon, sa pagkabuhay na ito ng ating Panginoong Diyos, nawa, yung kasalanan ng atin ang pinagsisihan. Kasalanan, alam mo'y iyon ang ikinumpisal. Ngayon sa Pasko ng Pagkabuhay, naway mamuhay ka na kay Jesus. Huwag mo nang babalikan
ang mga bagay na yan na iyo nang pinagsisihan. Huwag mo nang babalikan ang bagay na ikinumpisal mo na. Ibig sabihin, huwag mo na uling gagawin yan. Mahigpit ang bilin ni Jesus diyan. Anong sabi niya? Huwag mo na uling babalikan yan, baka kung ano pang mangyari sa iyo. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ngayon, sa banal na misang ito, katulad ng sinabi ni Jesus kay Nicodemo, na binigyan niya ng pakahulugan kung anong ibig sabihin ng Espiritu Santo. Sabi niya, umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito, ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparuroon. Yan ang Espiritu Santo. Hindi mo alam kung saan nanggagaling, pero kailangan mong papasukin sa buhay mo ang Espiritu Santo para dalhin ka kung saan ka ibig ng Diyos pumunta at dalhin ang iyong buhay. Sabihin, ang Espiritu Santo ay iyong hahayaan na manahan sa iyo para dalhin ka niyan kung saan ibig ng Diyos ka dalhin sa iyong buhay. Kaya maraming tao ang naliligaw ngayon sapagkat hindi nila pinapapasok ang Espiritu Santo sa kanilang buhay, kaya iba ang nagdadala sa kanila at sila'y dinadala sa hindi nila gusto. No? At minsan, nadadala nga sa kasalanan. Kaya bumabalik uli sa dating maling pamumuhay. Kaya ngayon, sabi ni Jesus ay, papasukin ninyo ang Espiritu Santo sa inyong buhay. At pag yan ay malayang malaya sa iyong kalooban, sa iyong puso, dadalhin ka niyan kung saan ka gusto ng Diyos dalhin sa iyong buhay. At diyan, at napakaganda niyan, diyan ka makakaranas ng maraming pagpapala at biyaya. No? Bibigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa diyan. Sa pagdidesisyon sa buhay, may pipiliin ka dalawang bagay. No, ipipiliin ka dalawang bagay. Hindi mo alam kung ano nang gusto mong takbo ng iyong buhay. Alam ng Diyos ang iyong pipiliin, pero ikaw pa rin ang masusunod. Ngayon, ito ang gusto mo, pero ito ang gusto ng Diyos. Paano ngayon mangyayari na yung gusto mo at gusto ng Diyos ay magpapanama? Yan ang pinakamagandang tagpo na encounter natin. Yung gusto mo, gusto ng Diyos ay magtama. Hindi yung gusto mo lamang at hindi gusto ng Diyos. Oo, pag napili mo ang gusto mo lamang at hindi gusto ng Diyos, ang Diyos ay pagkakalooban ka pa rin ng maraming biyaya, pero yung hindi mo na inaasahan. Halimbawa, ito sa mga isang kabataan, pinili mo ang magpari o kaya'y mag-asawa. Parehas na mabuting bagay. Ginusto mo ang mag-asawa, pero yung pala'y hindi ang gusto ng Diyos sa iyo. Kaya, ang takbo ng buhay mo ay hirap sapagkat hindi ayon sa kalooban ng Diyos. O kaya na may pinili mo ang ganitong kurso pero hindi ang gusto ng Diyos para sa iyo. Kaya ang hirap ng takbo ng iyong buhay. Pero kung ay pag nagpanama, gusto mo't gusto ng Diyos, ang lahat ay nagiging madali. Parang ilog na umaagos yan. Smooth sailing ka dyan, no? Dahil ayon sa kalooban ng Diyos. At yan ang pinakamahirap gawin. Discernment. Kaya kailangan ng Espiritu Santo ay manahan sa iyo para dalhin ka ng Diyos
kunsan, para saan ang iyong buhay. Kaya mga minamahal na mga kapatid, mahalaga ang nagdadasal. Kaya napakahalaga sa tao ng nagdadasal. Napakahalaga sa tao ng tumatahimik. Napakahalaga sa tao ng paminsan-pinsan ang kanyang sarili dinadala sa tahimik na lugar para nalalaman niya ang lahat na nangyayari sa kanya kung ito ba'y kalooban ng Diyos o ayon sa kanyang kalooban lamang. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng lahat. Kaya kaisa ng mga anghel, narigisi awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon. Puno ang langit at lupa na kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpalang na paririto sa ngalan ng sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialing namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawa't dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Yung lahat ating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo'y liyain na, pamas kong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Israel, kayang sabihin.
kanilang iyayag pag-ibig niya'y tunay laging tapat kailanman. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Si Kristo'y inihalina, mas kong maamong tupa, magsalo tayo't masaya sa tinapay na pamista. Pagod wakas, tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga paglohog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagkapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Ang lahat po ay magsiupo sumandali para po sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat
na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Nakikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi ng sa tagumpay ng proyektong ito. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang inyong mga pabeblasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aralang Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparaan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inayalay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos, na buhay na si Kristo.
Mary at Manuel.